Tay! Kuya, ang itay na taki! Tay! Tay! Ano nangyari sa inyo? Dadaling ko kayo sa doktor. Wag na. Wag na, anak. Salamat na lang sa'yo. Hindi na rin siguro magtatagal. Wag naman kayong magsalita ng ganyan, itay. Para naman kayong mamatay! Di ba, yan ang gusto mo. Para matupad mo ang iyong gusto, makarating sa Maynila. Itay, hindi na ako pupunta ng Maynila. Hindi ko kayo iiwan. Hindi tayo mag-iwiwalay. Huwag mo na ang bulahin. Gusto mong palusot eh. Alam ko, hindi na ako tatagal. Ngayon sa'yo ko'y nahabilin ang aking kayamanan at lahat ng ari-arian ko. Itay, huwag kayo magsalita ng ganyan. Alam niyo namang wala kayong ibang kayamanan kundi ang lumang bahay na ito. Huwag mo naman uhiyayin sa maraming tao! Itay naman eh, mamamatay na kayo, ang yabang niyo pa eh. Talagang ganun. Tay. Doray. May mamanayin din ho ba ako? Sinabi ko ba? Ang gusto ko labang, ikaw lang ang malalay sa kapatid mo. Alam mo mga tanga yun eh. Okay ba? Opo, tay. Ako pong bahala sa tangang yan. Itay naman kung ano-anong sinasabi ninyo eh. Kita nyo ang dami-daming tao eh. At saka hindi pa kayo mamamatay. Lakasan nyo lang ang loob ninyo. Magagamit mo yan sa iyong kagipitan. At maililigtas ka sa kahit anong kapahamakan. Ang ibig niya sabihin ni Tay, may agimat ang kahon na ito? Magiging si Ramon Revilla ako? Pwede na akong maging senador? Ayos ba mga kapitbahay? Tay! Tay, ang pangit niyo. Tay! Bakit niyo kong iniwali, Tay? Mungulay ka na kayo ng abuloy! Ako na! Mama, sa pagito, oo. Ale, sa pagito.
gamit ako. Alam mo, miss, sariwang sariwa. Ay, muna lang. Ano ba? Bastos mo. Ay, alam ko muna. Miss, bumili ka muna ng sapatos. Ano, wala pa nag-aalan. Alam mo, miss, murang mura na ito. Mabango pa to. Sige na naman, miss. Oo, tingnan mo na. Sandali lang, ha? Sige na naman, miss. Miss, sige na naman, bumili ka na. Ay, sandulo pa! Diba tayo ngayon? Tay, ang dami niyan ah. Ninong, bili mo naman ako sapatos oh. Pudpud na tong sapatos ko eh. Oo nga, Ninong. Tsaka bili mo naman ako ng bagong t-shirt oh. Ako bahala ro. Hoy! Oh, ano ba kayo? Pati teritoryo ko, pinasok niyo na? Akin na yan! Oh, hindi naman po pwede yan. Oo nga, tsaka pinaghirapan namin to eh. Oh, sige. Para wala tayong pinag-aawayan, mabuti pa. Sumama na kayo sa grupo namin. Hindi namin kaya yon. Mga big time kayo. Small time lang kami. Oo nga. At saka kaya lang naman namin ginagawa to kasi nagigipit kami. Kaya ba't pa kami sasama sa'yo? Oo nga naman ano. O, maliwanag na ba yun? Kaya pwede na kayong umalis. Sige na, sabat na. Tigas ka! Amin na yan! Ayup ka! Nakakahiya naman sa'yo, Brando. Lagi mo na lang kami sinasalo kapag natitiklo. Ikaw lang naman inaalala ko, Ningning eh. Hindi pa kayo magbago ng linya. Maselan at delikado yung trabaho nyo. Marami namang disenteng trabaho dyan eh. Naghahanap na nga ako ng trabaho eh. Pero napakababa ng sweldo. Kulang pa ngayon para sa pag-aaral ng kapatid kong si Chichi eh. Kaya mo, tutulungan kita maghanap ng magandang trabaho. Talaga? Maraming salamat ha. Ikaw naman kasi, Ningning eh. Kung tinatanggap mo na ba yung pag-ibig ko eh. Tsak na. Nako, tsak na lang yan ano. Oo, na-plaster ko na. Ano, bahala dyan ha. Ikot nyo pa eh. Sige, ano, bahala dito. Paaway tuloy tayo. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po naman. Ano ba sa atin? Ah, hindi niyo na po ba ako natatandaan, sir? Ako yung suki ng misis ninyo sa Manggang Hinog at saka sa Singkamas. Doon po sa kanto ng Laurel at saka Kalaw. Ah, oo nga ano. Saan ka na ngayon? Ay, lumipat na ako sa estrada sa likod ng Kuwangko Building. Mas maganda ho ang kita doon. Eh, bakit naman ho kayo napasyal? Ah, nagdala lang ho ako ng piyansa. Piyansa ho para kanino? Para ho sa sawa ko. Ayan ha. Sweet! Mael! Ah? Oh, peace! Siya ba? Halika sa opisina ni sir para maayos ang pampiyansa sa asawa mo. At salamat ho! Misis, baka bukas lang andito na naman ang mga yan. Ay, as
inaasahan po ninyo, Chief, hindi na po mauulit ito. Naku, tumasawa ko talaga. Puro consumption na lang ibinibigay sa akin. Hindi ka na naawa sa akin. Hindi ka na nadala. Chief, matid ko na ho muna sila. Oo. Tara. Sige. Sandali lang. Oo. Sir, pasensya na kayo. Yung commander ko talagang high blood eh. Okay lang yun. Pero matanong kita. Yung bang commander mo talagang ganun? Kahit galit nakangiti? Oo. Umiiyak ko yan eh. Nakatawa yan eh. Pinanganak na hong ganyan yan eh. Tsaka pinagliho yan sa picture taking. Oh, picture taking? Oo. Sa makatwid. Yung ngiti niya nakafix na. Oo. Hepe, matanong ko rin kayo. Ano yun? Yun naman si Mangotyo, nakapix na rin. Gusto mong bawiin kong piyasa mo? Tutuloy na ho ako. Kailangan ganito suot natin. Kinakailangan talagang ganito ang suot natin para hindi tayo mahalata taga-provinsya. Katulad nito. Huh? Kuya, ano yan? DJ. Di ba sa aso natin yan? Bukamain nga, dami-daming tao eh. Di ba na? Ay, sorry naman! Ay, si Carillo, gusto nyo? Hoy, mandalohot! Bantay mo itong bag... Hoy, mama! Mayroon namin! Aray! Kaya mo, makakatakas ka. Surit sa Maynila. 34 yung dalawang juice na yan. Ano 34? Di ba sabi mo dalawa? Oo nga, dalawa kami. Akala ko conductor ka eh, tapos sisingilin mo ako ng 34. Ayoko na neto. Hindi kami umiinom neto. Hindi na pwedeng soli yan. Butas na yan eh. Anong butas? Kahit na butas. Ayaw na namin neto. Eto, gusto mo? Gusto mong butasin ko yung leg mo? Sige na, kuya. Baka mabutas pa leg mo. May susukli ka sa buong sikwenta. Makapagtanong na nga ho, saan ho ba ang daan patungo? Ako ang daan! At ako ang liwanag. Ang sino mang sumunod sa aking landas ay hindi maliligaw. Ang mga taong nalilihis sa kanilang daan ay mistulang nakagapo sa lupa. Kuya! At ang mga taong nakagapo sa lupa na po ako, ay puno ng na kasalanan. Huwag kang mabulo. Hindi nga natin alam kung paano tayo makakarating sa... Guerrero eh. Guerrero ba ikaw mo? Madali lang, amang. Basta dumiretso ka lang. Kumaliwa ka sa pangatlong eskinita. Diretsuhin mo lang at sa dulo, makikita mo ang Calle Guerrero. Salamat ho. Di bali ho kakaliwa kami dun sa pangatlo. Dun sa may tindahan. Tindahan? Marunong ka bang bumilang? Pangapat na yan, ah. Dun ka lang sa pangatlo. Sa may batang nakatayo. Dun sa nakaubad. Tapos diretso. May karatula sa poste. Ang nakalagay ho ay agila. Hindi. Natakpan kasi ng mga sticker. Noong eleksyon. Ano? Jokon at saka Ramos. Sige ho. Salamat ho. Di ka na. Hmm.
Kamael! Kamael! Magandang umaga! Ikaw? Oo, ako nga. Nakikiramay kami sa pagkamatay ng iyong ama. Huwag ka nang umiyak. Talagang ganyan lang ang buhay. Hindi naman ako naiyak dahil sa pagkamatay ni Itay. Bakit? Naiyak ako, masakit ang bukol ko. Masakit eh. Naku, sorry ha. Napalakas pa. Ah, hindi, okay lang yun. Sorry nga pala dun sa nangyari sa pier ha. Sino ba naman mag-aakalang inaanak ka ng tiya ko? Ah, siya nga pala. Si Cheche, ang bunsong kapatid ni Ningning. Hi! Hi. At ito naman si Tisoy, ang aking kaisa-isang anak. Ah, Tisoy, sorry ha. Okay lang, mabilis din ang mata mo. Oo nga eh, pero mas mabilis yata yung kamay mo. Yung sing-sing ko nasabit sa kamay mo eh. Ah, eh, sa'yo pala to. Ay, hindi, yun na lang. Ah? Fake naman yan eh. Yeah. Ah, siya ano? Kailan ka pa dumating? Ah, kanina lang hunta nga ali. Nagbalko nga lang kami. Ah, Doray, magmano ka kay Kamael. Mano po, Chong. Ang kawangan ka ng Diyos. Siya ano? Eh, ito ba si Bunsoy? Aha. Oh, ang laki na. Eh, bakit di man lang kayo sumulat? Sana nasa lubong namin kayo sa pier. Eh, siguro, ang dami yung dalaing mabibigat. Hindi naman, ho. Ha? Oh. Kayo pala itong may dalang mabigat, eh. Gusto niyo tulungan ko kayo? Mael? Ano yung dala mo? Ah, konti pa sa lubong lang. Kuya, di ba ito yung maliyata nating nawawala sa pier? Ha? Oo nga, ano? Ah, Kamael, amin ho yan. Saan nyo kinuha yan? Eh, dyan lang. Sa iyo ba ito? Ah, Kamael, huwag niyo sabihin pati kayo. Oh, ikaw naman, luluwas ka ng Maynila. Hindi ka man lang nagpapasabi sa akin. Sana nasundo kita sa pier. Ah, siya nga pala, Kamael, may pasalubong ako sa inyo. Naku, ito naman. Nag-abala pa. Pampabuhay ang dugo. Talagang buhay na buhay. Sandali. Kayo, tanghali na. At baka maunahan na naman kayo sa pwesto. Masero kayo. Oo nga naman si ano, Doray. Sibog na kayo. Chow, bilib na talaga ako sa pulso ninyo. Singnipis ng papel ang pagkakahiwa na itong keso ah. Pasensya na kayo, yan lang naman ang nakayanan natin eh. Hindi naman araw-araw ganyan eh. Pag sinwerte tayo, eh di ba kapal? Pero pag binalas tayo, eh di manipis. Naku, okay lang ho yun. Ang kapal-kapal nga eh. At saka hindi naman kami masyadong mapili sa pagkain eh. Oh, tina. Oh, baka naman hindi mo makain yan dahil iniisip mo na galing yan sa... Naku, hindi ningning ha. Wala akong iniisip na ganyan ha. Di ba no? Oo nga po. Oh, itam? Alam mo, kung desidido ka makipagsapalaran dito sa Maynila, kailangan tibayin mo yung sikmura mo. Dahil ultimong hangin na nilalanghap mo, marumi. At ang tubig inumin, kung hindi mo pakukuluan, marami kitikite. Psst, ano ka ba? Tingnan mo yung bunganga mo ha, puro marumi na rin ang lumalabas. Pero hindi ka dapat mandiri. Dahil sa atin mga mahihirap dito sa lungsod, marami tayong grasya na kukuha sa basura. Ano ba naman kayo? Oras ng pagkain, basura ang pinag-uusapan. Taupo, Mang Mael, Aling Sweet. Ako, si Basurero. Isoy, puntahan mo. Uy, Mang Del. Mang Mael, Aling Sweet, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga naman, Del. Ano ba atin? Nakakahiya naman ho eh. Huwag na kayong mahiya, Mang Del. Oo nga naman ho. Sige na, tumuloy na kayo. Aling Sweet.
Pwedeng makahingi ng kaunting kape. May bisita pala kayo. Oh, mga pamangkin ko. Si Siano at si Doray. Siya naman si Del. Kumusta ka? Pakiabot nga yung pork and beans. Pasensya ka na, Mrs. Ha? Ang commander ko hindi pa nakapag-grocery. Eh, baka hindi pa nakakapag-bakery si Mrs. Samahan mo na ng tinapay. Pakisauli mo lang yan, Gan. Salamat na lang ho kahit na wala kaming pampalaman. Eto ho, keso para palaman. Salamat na lang, Iha. Mang Mael, kung hindi naman ho nakakahiya, pwede ho bang samahan ninyo ng kaunting glug? Ayan. Sobra naman ang nipis ng pagkaluto na rin itlog na ari. Mabuti pang itlog, manipis. Di tulad ng mukha mo, makapal. Oh, ano kayo? Ah, wala. Bilib na talaga ako sa inyo, Mang Del. Magdidilayan siya lang kayo, nakapustura pa kayo. At saka may dala kayong maleta. Bilib na talaga ako sa inyo. Pati pangalan ninyo, bagay na bagay sa inyo. Del. Diligensya. Mang Mael, Aling Sweet, salamat. Ang tatay kasi, pinamimihasa si Mang Del. Eh, alam niyo namang yun lang naman ang kinabubuhay ng pamilya noon. Yung diligensya dito, diligensya doon. Eh, kung pagdadamutan pa natin sila, eh baka matagal na silang komatos. Ninong, Nang, aalis na ho ako. Pupunta ako ng Makati. Ano, Tisoy? Sasabit ka ba? Di na. Bukas na lang ako babawi. Ningning, lalakad ka mag-isa? Tisoy, samahan mo siya. Hindi ko pa pwede, Inay. May lakad ako mamaya. Siyempre naman, ano, linggo ata ngayon. At araw ata ng dalaw ni Tisoy kay Tisay. Napaka-tsismosa talaga nito. Ningning, pwede bang makisabay sa inyo? Ipapasyal ko lang tong kapatid ko. Oo nga naman po, ate. Para naman makapasyal ako dito sa Maynila. Sasabay lang, ha? Pero pagdating doon, maghiwalay na tayo. Ate Ningning, saan ba talaga kayo nag-office? Naku, wala pa nga akong trabaho, eh. Maghanap pa lang. Maghanap pa ako ng swerte. Pareho rin po pala kayo ni Kuya, eh. Pero sana makakita kayo ng swerte. Magdilang anghel ka sana. Ito na. Hoy! Hoy! Balikan niya ako dito! Hoy! Huwag niya ako iwan! Hoy! Hoy! Dandali! Ate Ningning! Ang kuya ko naiwan! Hoy! Hoy! Dandali! Dandali! Ha? May bayad ba ng kadapa? Naku, ang tataas pala ng kubo rito sa Maynila, no? Mga ilang kawayan kaya ang taas nito? Oo nga, nakakalula. May nakatira kaya dito? Naku, isang paalala lang. Dito sa Maynila, ang pinakapaboritong biktima ng mga mandurugas ay yung mga probinsyano. Kaya nila nalalaman yung mga probinsyano dahil lagi sila nakatingala. Hoy! Hoy! Ang tinitingtingin mo dyan? Kaya kung ayaw mawala yung pera nyo na parang bula, iwasan nyo na yung pagtingala na pagtingala. Thank you sa tip mo, ha? Nako! Ang tataas ng kubo. Parang mga tore. Oo nga, no? Hindi kayo, no? Ayun, ayan! Mas mataas yung isa. Hindi! Ayun, ayun. Mas mataas! Ano? Mas mataas yung isa. Siguro mga 14 na kawayan. Ayan o, oh, ayan o. Oh, tingnan mo. Oh, ayan o. Ayan o, ayan o. Gawa nyo. Sabi mo, huwag kami titingal at mawawala yung pera namin. Kaya, nakayuko kami. O, oh, ayan o. Oh, kitang-kita yung mga kubo. Ayan, ayan, ayan. Mataas, mataas. Ay, hindi, mas mataas yan. Hindi, mas mataas sabi yung isa eh. Ayan. Ako nakakahiya kayo, ah. Saan na nga kayo? Ayan, tinignan mo kami. Iwanan ba kung mawala kami? Ikaw talaga,
Sabi mo, kabisado mo na lahat ng mga pasikot-sikot dito sa Maynila. Yun pala, tanga ka rin pala. Yabang-yabang mo pa. Huwag mo naman pagkadiinan. Alam mo, Ningning, sa totoo lang, ngayon lang kami nakatungtong ng Maynila. Sa madalit salita eh, bagong salta. Oo nga naman natin, Ningning. Huwag na ko tayo maghiwa-hiwalay. Dahil baka maligaw kaming dalawa ni Kuya. Alam niyo naman ang Kuya, tanga. 350, sir. Alam mo, mabuti pa, tulungan mo na lang ako. Basta ikaw, Ningning, kahit na anong tulong yan ay gagawin ko, hindi ka mapapahiya. Anong tulong yan? Sabihin mo. Sana nakita mo yung mamang yun. Wala kang ibang gagawin, kundi apakan ng sapatos ng mamang yun. Nge. Ano? Ang laki-laki ng mamang yan? Baka pag tinapakan ko ang sapatos niya, magalit yan pag narumihan yan. Wala ko ibabaya dyan. Bakit napakarami mong sinasabi? Basta sabi ko, apakan mo yung sapatos ng mama. Eh, gawin mo. Eto na nga, gagawin na. Tama na yan, iwan mo na yan. Bigyan mo ako ng chicken. Tsaka yung family size na pizza pie. Manager's choice, ha? Tsaka take out. Ay, sorry ho, hindi ko sinasadya. Ninong, Ninang, Kuya Shano, aalis na ho kami. Papasok na kami sa eskwela. Ah, sige. Ay! Dizoy! Ang baon mo! Naku, ito naman yung sweet. Kung kailan nakalit kayo, bata, kung painabol ang baon. Naku! Malita ako, nabinyagan ka na ni Ningning doon sa isang birada niya. Bakit hindi ka sumama sa aming pansamantala? Naku! Mahina ang loob ko sa ganyan eh. Tsaka isa pa, baka sumabit kayo ng dala sa akin. Sabi mo lang yun sa simula. Tsaka isa pa, hindi naman permanente yung trabaho mong ito. Sideline mo lang ito. Kuya Shano, okay ba yung bagong damit ko? Oo, okay na okay. Bagay na bagay sa'yo. Saan mo nakuha yung damit na yan? Galing po kay Ate Ningning. Eh paano kasi, ayaw mong kunin yung balato mo sa akin. Kaya binili ko na lang ng gamit si Doray. At ihatid ko siya dyan sa barangay daycare para naman hindi siya mainip dito sa bahay. Ning, maraming salamat, ha? Wala yon. Huy, tara na. Baka malay tayo. Sige, tara na. Kamael, si Ningning ba ay nag-aaral? Graduate siya ng sekretaryal. Isang tao lang nagtrabaho, huminto. Maliit kasi ang sweldo. At isa pang naging problema niya, ay puro manyakis ang nakukuha niya nga mo. Kamael, wala pa bang boyfriend si Ningning? Wala pa. At huwag mo nang pangarapin yan. Hindi kay bagay. Para kayo si Benji Paras at si Masanok. Alis na muna ako. Magpapacheck up ako sa center. Dahil parang naninigip ang dibdib ko. Kamael, sandali lang ho. Sigurado bang sa center kayo talaga pupunta? Dito sa massage center? Ikaw na muna ang bahala dito. Sweet, alam mo naman nagbibiro lang. Alam ko nga dito ka sa labas eh. Hindi ba siya, no? Ano ho yun? Ano ka mo? Naninikip ang dibdib mo? Parang namamaga? Saan ka ka pupunta? Sa center? Ito ang center! Alin ka sa itaas? Mamasahin kita! Classified ads. Wanted immediately. Sales representative. Aba, parang congressman ah. Yung qualification. Must be single. Oh, that's me.
I'm a bachelor. At least high school graduate. Aba. Exactly. I'm a high school graduate. No experience needed. Oh, it's me again. I'm virgin. Must be aggressive. Aggressive. Matapang ako. Also must be willing to travel. Aba, ito yung matagal ko lang pinakahihintay. With pleasing personality. Ano sa palagay nyo? Walang yung buhay ito. Ito pala yung sinasabi nilang willing to travel. Tagilid na yung lakad ko sa kaka-travel. Special offer! Boss, special offer o. Mrs. Special offer o. Ano ba yan? Meron tayo niyan. Mrs. Special offer o. Special offer o, Mrs. Mrs. Alis na nga ako. Special offer o, Mrs. Special offer ho, Mrs. Mrs. Special offer ho. Tulay! Tulay! Uy, hi. Mrs. Special offer ho. Mrs. Special offer ho. Aba, ang galing dito sa Maynila. Pati ibo nagsasalita. Pangit! Tado ka. Sino pangit? Ikaw! Aba, talagang hinahamon mo ako, ha? Uupakan kita! Kita mo! Nakalip ko palang boses? Akala mo hindi kita papatulan? Ano lang palit? Hindi, ikaw ang palit ng boses? Hindi! Ikaw? Marunong ka rin magsalita? Mm-hmm.
dalawa, tatlo, parang kulang. Ibuhos lahat. Ayan. Kaya ang bumula. Ibalot sa katsa. Ayan. Ibalot sa katsa. Ibabal. Inaalala ko baka yung nagawa kong hindi nyo magustuhan. Hindi lahat na ginawa mo gustong-gusto ko. Ang galing-galing mo, ang bilis-bilis mo, ang linis-linis pa. Yun na nga ho, sa sobrang bilis tsaka sa sobrang linis, kaya ako magre-resign. Bakit? Basta ako magre-resign ako, ayan ang aso ninyo. Bakit? Jano! 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 Kuya? Uwi pa ho ba tayo? Siyempre naman, kaya lang hindi pa ngayon. Pag sinwerte na tayo. Tsaka, ang kailangan lang eh, konting tiyaga, konting lakas ng loob, at tsaka konting swerte. Huwag kang mag-alala, may awa ang Diyos, asensyo rin tayo. Kuya, bakit sinakamail? Sinwerte na ho ba yun? Pero alam nyo, sa tingin ko, hindi pa. Paano mo naman nasabi yun? Eh di po ba palagi sinasabi sa atin ni Itay? Na? Pag nakaw, malas! Uy, psst! Bunga nga mo, mamaya marinig ka nila. At saka hindi naman nilang lang ginagawa yun. Ginagawa lang nila yung pag-emergency at kailangan-kailangan. Eh, ikaw po, kuya. Nag-emergency na ho ba kayo? Uy, pwede ba hindi ko linya yun? Kaya nga nagtitiis ako kahit anong trabaho, pinapasok ko. Eh, ba't palagi po kayo natatanggal? Eh, siguro. Talagang malas lang. Kuya, may napapansin nga pala ako. Ang gaganda ng suot-suot nila. At saka si Ate Ningning, ang daming alas, tsaka ang ganda. Siyempre, kailangan nila sa trabaho yung para hindi halata. Ano po hindi halata? Ha? Huwag mo nang pakialaman nyo, halika na. Kung kailan ka narito, saka ka paatras. Para kang babae, papalit-palit ang isip. Ha? Kapag nalaman pa ni Ningning ito. Kamayan naman. Pumayag na nga ako para mapalapit kay Ningning eh. Kaya huwag ka masyadong maarte. Ang ituturo ko naman sa iyong pandurukot, hindi naman kumpleto ito, ha? Simpleng pang-i-snatch lang gagawin mo. Paano pang-i-snatch? O, kapag in-snatch mo yung bag, o kaya yung alahas, ha? Ang laging takbo mo, kontra sa trapiko. Para hindi ka abutan ng sasakyan. At ang isa pa, lagi mo titingnan kung saan mo ipapasa yung ebidensya. Ha? Eh, paano kung abutan ako? Eh, kaya nga ipapasa mo kagad eh. Para kung inabutan ka man, wala na sa iyong ebidensya. Kaya ko kaya yun? Kaya mo yun, Shano. Iisipin mo lang, ha? Sa utak mo, si Ningning. Asa nang i-snatch yan? Oo, kumain ka muna. Hindi, mangi-snatch na ako. Hindi, masyado ka mga high blood eh. Kain muna. Palimos po. Palimos po. Maawa na po kayo. Sakay-sakay, bilis! Panulang!
Bakit dito pa tayo kumain? Mukhang mamahali ng mga pagkain dito. Ano? Paano tayo makakahuling malaking lapo-lapo? Kung doon tayo sa turo-turo kakain, ganun kong mahuli natin doon. Anong ibig niyo sabihin? Ganito siya, ano? Manood ka at ipakikita ko siya kung paano ang teknik ni Tito Mael. Ha? Sige, bigyan mo naman sa nito. Senyas ko, gumawa ka ng paraan para makakuha ng atensyon sa mga pasahero. Para hindi mapansin yung padurukot ko. Eh, anong paraan? Ikaw na bahala. Kung anong maisip mo, kahit ako isang ulog mo, nasa sa'yo na yun. Ha? Sige. Basa, may bibili lang. Tisoy, pasabay naman, oh. Ikaw talagang hilig mong bumuntot sa akin. Ano? At sino naman pong may sabi sa inyong binubuntutan ko kayo, samantalang may bibilin din ho ako? Ay, busog na busog ako. Sweet, ang sarap mo magluto. Binubola mo na naman ako. Ikaw talaga, yung mga ulam na yan, kahapon pa yan, tinorta ko lang. Nagdududa nga ako pag pinupuri mo ako eh. Iuntog kita dyan, makita mo. Baka magutong ka uli. Mang Mael, laling sweet. Sweet, yun ang dapat untugin ang ulo. Ay, magandang gabi, Mang Mael, aling sweet. Hi! Kayo pala, Mang Deli. Oo. Sayang. Tapos na kaming maghapunan eh. Ay, ganun ba? Okay lang yun. Ang hihingin ko naman eh, yung mga tira-tira. Kasi namamayat na si Brownie. Brownie? Wala naman kayong aso ah. Bibili nga ako mamaya pag uwi ko. Bakit man, Dave? Hindi ba nakapag-grocery si Mrs. para bumili ng dog food? Wala. Brown out kasi. Ah, dog
Dog food? Naalala ko tuloy yung Amerikanong bisita ko nung isang araw eh. Abay, yung pala sa Amerika, ang mga aso ay binibili na sariling pagkain. Yun ang sinabi mo, dog food. Pamihira naman pala ang mga Amerikano, masyadong maluluho. Ibinibili pa ng sariling pagkain yung aso. Oh. Eh samantalang dito sa atin, pag wala tayong makain, yung asong kinakain natin, ginagawang asusena. Mang Del, ito, take home para sa aso mo. Ay, salamat. Aling Sweet, baka naman pwede nang masama yun. May baboy din ako eh. sige. Eto pa. Ayan. Matindi talaga pangailangan ng aso mo. Sumailo. Eto pa. Ayan. Ayan. Buhaya, may alaga din kayo? Okay yun. Makapal din ang balat nun. Ikaw naman kung magsalita, napakasakit. Para mo na rin sinabing, napakakapal na mukha ko. Kung ano man ang pagkukulang ko, pasyensya ka na. Kung nasaktan ko ang damdamin mo. Apology accepted. Ay, siya nga pala, Mang Mael, Aling Sweet. Baka naman ho ako'y pwedeng makahiram ng isang una ninyo. Mangyari yung una namin, naiihan ng anak ko. Anong gusto niyong mangyari? Yung una namin ang iihan niyo? Sana nga ho eh. Eh, tarantado ka pala eh. Ay! Ayong! 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 Tanda mo! Pag bumalik pa yan, sasakali ko na! Ito na! Siya! Prado, ikaw pala. Magandang gabi ho, Mael. Sweet. Aling Sweet. Ay, ikaw pala, Brando. Magandang gabi rin. Tuloy ka, Brando. Salamat ho. Ano? Karibal mo? Maupo ka. Salamat ho. Chang, ako na ho maghuhugas niyan. Magpahinga na kayo. Mukhang pagod na kayo eh. Ay, salamat. Brando, lalabas na si Ningning. Salamat ho, Aling Sweet. Lalabas na yun. Titignan ko, ha? Oo. Kiano, hindi ka ba may inaantok? Eh, inaantok na nga ho eh. Ang kaso, dun sa hihigaan ko, may taong nakaupo. Eh, dun ako matutulog. May buwisita. Pasensya ka na, ha? Lalabas na yun. Salamat ho. Sige, Brando. Ikaw pala, Brando. Ah, magandang gabi, Ningning. Dinala kitang bulaklak. Nako. Saka alam ko, paborito mo yung Japanese food, kaya dinalahan kita. Salamat, ha? Buti naman hindi ako kumain na marami kanina. Ganun ba? Ito, bubuksan ko na. Pare! Ano? Lamon tayo. Tsibog. Ha? Tsibog. Oo. Oh. Walang galang na nga. Ano ba lalamunin natin, pare ko? Siya nga pala. Eto si Kuya Shano. Kagagaling lang niya sa probinsya eh. Ah, probinsya? Pare, masama daw tumatanggi sa grasya eh. Sa probinsya niyo ba may Japanese food? Meron, kaya lang nasa lata. De lata? Oo, oh, katulad ng Hakone, Atami, tsaka Hokkaido. Pare, huwag mo nang gamitin yan. Mukhang masanay ka yata magkamay. Baka masugatan ka. Ba, hindi. Sanay na ako rito. Sinama na ako ni Kamal sa ganitong kainan eh. Manood ka. Yuck! Sayang eh. Nyee! Nadumihan. Sorry, naulingan ha. Sandali, kukuha lang akong basahan. Aning, kasama mo rin siya sa negosyo? Naku, kuya, hindi. Ibang trabaho niya. Ah. Eh, ano ba sa tingin mo? Uy, may baril ka. Big time ka, ha? Hultaper ka, no?
Ano ba talaga gusto? Brando, teka, pasensya ka na. Kuya ko naman siya eh. Kuya, pulisya. Ha? Pulisya? Naku, sorry ah. Okay lang. Sorry, hindi ko sinasabi. Okay lang, okay lang. Salamat, salamat. Oo nga pala, meron akong dalang tsokolate para sa'yo. Chano! Mare, happy birthday. At saka nakikiramay ako. Gift certificate. Ano to, pare? Regalo ah, abuloy? Para sa lahat. Thank you. Nakikiramay po kami. Sakit sa puso palang kinamatay ni Mang Lito. Dati na ba po siya may sakit? Hindi naman sakit sa puso ang kinamatay niya. Nabaril siya. Sa puso ang tama. Eh, nakikiramay po ako. Sige. Mare! Mare! Iwan na tayo ng kumpare mo! Mare, nakikiramay ako, Mare. Birthday mo pa naman. Happy birthday. Mrs. Nakikiramay po ako. Happy birthday. Daling, sino ba yung umiiyak na yan? Kamag-anak din ba natin yan? Palagay ko hindi. Ang pangit eh. Pangit nga. Kakunti patili siya natin. Nakikiramay ako. Tabi. Oh, Brando! Anong ginagawa mo dito? Wala, nagmamasid lang. May nakapag-tip sa akin eh, na marami daw maglalamay na carnappers. Kaya pinuntahan namin. Hmm? Kala ko pa naman akong sadya mo. Oh, kasama na rin yon. Ning, sinunod mo ba yung payo ko sa'yo? Alam mo, wala talagang ibubunga maganda itong racket na to. Kagaya niya. Ang alam nila, patay na yan. Hayaan mo. Pangako ko, titigil din kami. Bahala ka. Oh, asawa ko! Bakit mo ko iniwan? Asawa ko! Nakikiramay po ako. Mael? Carnapper din ba yan? Oo. Oh, yan si Boy Lancer. 80 mil lang nakapatong sa ulo niya. Ay, talaga? Hmm. Eh, yung isang... Yun. Carnapper din yun? Oo. Oh, hindi mo ba nakikita mukha niya sa dyaryo? Yan si Totoy Galan ng KBK. At 50 mil lang nakapatong sa ulo. Anong KBK? Kapisa ng bukas kotse. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Dito pa tayo nagkita. Kilabot ng mga carnappers. Nagpunta ako dito para makiramay lang. Wala naman sigurong masama dun. Wala namang masama. Ang mga ginagawa mo, ang masama. May ebidensya ka ba sa mga paratang mo? Sa ngayon, wala pa. Pero huwag ka mag-alala. Sa oras na may maiharap ako laban sa'yo, tapos na ang maliligayang araw mo.
Siguruhin mo lang. At baka ang mga araw mo ang matapos. Ha, Tiniente? Hoy! Ano ba kayo? Dora, yung kamakialam. Sandali lang, kuya. Hindi ba kayo marunong rumispeto sa patay? Kung mag-aaway kayo, doon kayo sa labas. Sino ba itong kutong lupang to? Hindi ako kutong lupa, ah. Sinasabi ko lang sa inyo na huwag kayo manggugulo dito. Sinabi nung kamakailam eh. Sir, pasensya na kayo sa kapatid ko. Pagsabihan mo yan, ah. Opo. Paalam na po, sir. Halika, patay ko, ipapahamo mo, pambihira kang ba... Sorry ho, sorry. Tinudukutan ba ko? Ha? Hindi ho. Kuya! 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 Teka, mama, naku, hindi ho mandurukutin kasama ho namin yan. Eh, kung kasama mo nga yan, mandurukot nga yan. Ay, hindi ho, sandali lang ho, tama na ho. Kuya, kuya, patay niya, kuya, bilis, kuya. Kaya kang bata, kay ko may kasalanan ito eh. Sorry ha, hindi ko naman kasalanan ito eh. Siyano, maging leksyon na sa'yo yan. Huwag kang bara-bara sa pagtirada. Ayaw mo, bukas, tuturuan kita ng mga modern, high-tech. Oo nga naman, Siyano. Huwag na lang, Kamael. Baka mas lalong grabe pa mangyari sa akin. Kuya, ito pong yelo para dyan sa mga pasamo. Nakakahiya kanina sa lamayan. Di bali na lang sana kung hindi ka pamangkin ni Speedy Mael, the fastest hand in the land. Di bali na lang. Hindi na ako ulit. Eh di hindi ka makakasama sa amin bukas sa beach. Ha? Anong beach? Swimming? Kasama ka? Siyempre, blowout ng kamasapi. Kamasapi? Anong kamasapi? O, tara, tara! Saya-saya? Minsan isang taon lang ito para magkakilakilala, magkakwentuhan tungkol sa buhay-buhay. Ganun lang. Gano, kumain ka ng kumain. Pagkatapos mong kumain, sasanayin kita para maging eksperto sa panggaganon. Anong panggaganon? Pandurukot. Ah. Nako, Ninong, mahirapan kayo dyan. Eh, ang lakas ng kabag niyan sa dibdib eh. Hindi naman. Alam mo namang hindi pa ako sanay eh. Pero yam. Alang-alang sa'yo, pipilitin kong maging eksperto. Eksperto? Kumag! Okay ba siya, no? Okay na okay.
Nakalimutan natin yung sapatos. Naku, bayaan mo na. Mamaya, may dumating pang polis. Oo nga. Tara na. Siguradong malaki Halika. Yan. Patingin. Siguradong malaki ito. Halika rito mamaya makita ka dyan eh. Eto, tignan mo, malaki ito. Nge! Malaki. Palibos po. Ha? Palibos po. Palibos. Palibos po. Salamat po. Talaga bang hindi ka amin? Hindi mo ba sasabihin sa amin kung sino yung mga kasama mo? Wala ko akong alam dun eh. Sarento, Cabo, pakantayin yan. Sir, kumusta yung suspect? Kumanta na ba? Hindi pa ho, sir. Pero huwag kayo mag-alala. Pinakanta na ho namin. Pero ang lagi sinasabi, wala raw siyang alam. Talagang wala akong alam eh. Langhiya. Talagang ayaw mo kumanta? Talagang wala akong alam. Talagang matigas. Sir? Ayaw kumanta. Hindi, sir. Kakanta rin yan. Wala kang alam, ha? Okay. Tignan ko ang tigas mo dito. Talagang wala. Isa. Dalawa. Kakanta na. Kakanta na. Oh. Ayan. Kakanta na raw. Oh, sige. Oh, Gilio Kawaw. Good evening, Ningning. Nasaan sila? Wala sila eh. Umalis. Nanood ng sine. Ning? Lakas mo naman uminom. Uy, naku, hindi sa akin yan, ha? Ning, para nga pala sa'yo. Oh, thank you.
Wow, t-shirt! Ang ganda, no? Naku, ang ganda! Ano to? Oy, hala! Ning, pasensya ka na. Sa isang maliit na alaala, mula sa isang puso ng maliit na taong tulad ko. Maski gaano ka pakaliit, malaki naman ang iyong puso para sa malaking taong katulad ko. Thank you, ah. Thank you lang. Walang dish. Naku, baka makita ka ni Ninong, eh. Wala naman, eh. Aray, naku. Bakit ako napunta rito? Kanina, andun ako sa suma. Naku, sandali lang, ah. Isusukat ko muna to. Sige. Balik ka, ha? Sige. Ano ba hinihingi mo kay Ningning? Ah, Kwan, yung ano, yung sili. Sili mula dun sa pasunin nyo. Sa inyo raw ako magpaalam, eh. Kaya hindi nang pala, kumuha ka na lang. Ang dami mo namang. Ayos ba? Ah, ayos na ayos. Ah, Ningning, nagpaalam na ako kay Ramael. Pumayag siya. No? Isang kiss. Totoo ba yan? Ayaw mong maniwala? Kamael, eto si Ningning, oh. Ayaw pumayag, ayaw ibigay. Ningning, ibigay mo na ba? Bubulok lamang yan. Nakita mo na? Kuya! Naku. Kuya! Ang ganda nung nabalot namin pelikula! Nakakatawa! Hindi ka pa po kinikwenteng istorya? Ah, wala pa ba? Alam niyo po, yung mga kontrabida, sinipaho ng mga kabayo. Pagkatapos po, nahulog sa yung mga putikan. Kaya lang, ang malungkot na para doon yung Andy. Bitin. 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 Halika na, tita. Mag-bis na po tayo. Ay, naku, Mami, tuloy mo na yung kwento. Maganda yung pelikula, eh. Sige na. Huwag na, mag-bis na kayo. Ang corny-corny naman ang kwento nyo, eh. Ano ka, Ma? Wala, sabi ko baka mapulmo niya yung bata. Halika na, ituloy natin yung kwento sa itaas. Ano ba yan? Nakakatuwa. Hindi na ba talaga tayo magkakaroon ng privacy? Ano? Si ano? Mabuti't nandito ka. Ikaw talaga ang sadya ko, eh. Mangyari, anniversary namin ni Macy's ay napakaraming bisita, napakaraming tao, wala kaming privacy. Kaya kung maaari, pautangin mo ako ng halagang 200 piso, magmumotel kami. Sige na, please, mahuwa ka sa akin. Gusto niyo yung privacy? Eto! Ang hiyak! Punta ka ngayon sa pag namatay ka. Magkakaroon ka ng privacy. Kaya ako kayo ipinatawag. Dahil nasisiguro ko magiging mainit na tayo sa mga parak. Sa pagkakatimbog kay Nonoy DX, hindi malayong pati tayo'y matiklo na rin. May nagchuchuchu sa atin sa mga parak na siyang dahilan kung bakit nalalaman nila ang bawat kilos natin. Kaya iiwas tayo. Toy, kung iiwas din lang tayo, di umibad na tayo ng linya. Kung mainit tayo sa karnaping, di mag-kidnapping tayo. Uso ngayon yan. Sir, nagbigay ng tip ang mga informer natin na bukas ng gabi, magkikita-kita ang mga leader ng sindikato ng karnaper sa Mega Mall. Mm-hmm. Siguruhin mo lang na mahuhuli si Boy Lancer. Siya ang may pinakamalaking grupo ng mga karnapers dito sa Maynila. At siya rin ang naghahawak ng listahan ng iba pang mga sindikato sa lalawigan.
Importante na mahawakan natin ang listahang yan para mahuli nating lahat ang mga miyembro nila. Yes, sir. Wow! Kuya! Ang gaganda pala ng mga talibaba dito sa Maynila. Hindi katulad sa probinsya. Ang baho-baho, tsaka ang pangit, puro basura. Huwag kang salita na salita. Mamaya marinig ka ng mga tao, nakakahiya. Tsaka baka sabihin nila, tanga tayo. Tsaka hindi talibaba ang tawag nila rito. Ito ang tinatawag na Tiangge. Hoy, Sano! Ano Tiangge? Ang tawag dito, shopping mall, hindi Tiangge. Yun nga sa English, shopping mall. Pero sa Tagalog, Tiangge. Ganun po ba yung kuya? Yun nga, tanga. Wow! Kuya! Ate! Ang dami naman pala ng mga sinehan dito. At saka ang gaganda ng mga palabas. Sabay-sabay. Toray, hindi yan sine. Ang tawag dyan, telebisyon. Nakakatawa, di ba? Tuwalo, tagal naman. Darating pa kaya yun? Tarantado, ikaw ang kausap eh. Boss, inaayos ko ga eh. Sandali lang, boss. Ayusin ko. Eh, ba't ka nagtatanong sa iba? Kayong dalawa nga, magkaliwanag kan tayo. Darating pa ba yung kausap natin o hindi na? Uy, ate! Ang kuya ko artista na o nasa TV? O nga, no? Abak, tarantado ka! Tulog ko! Huli na! Huli! Tulog ko!
langit. Doray, si San Pedro, ayun, oh. Si ano? Dito na tayo. Si ano? Saan tayo pupunta? Suntuin mo si Sweet. Sabi mo, magkita na lang tayo sa hideout. Ano? Ano nangyari? Nasaan yung black book? Eh, di namin nakuha, nakatakas. Saka isa pa, naabol kami ng mga pulis. Ano? Eh, paano nangyari yun? Ewan ko, paano nangyari yun eh. Pero, Toy, huwag ka mag-alala. Alam ko kung saan nakatira yung grupo na mandurukot na yun. Basta, importanteng makuha mo yung black book. Kahit na anong paraan. Sunduin kayo eh. Talaga bang walang lumang pera kahit na 5? Nako, kahit yung lumang 2 pisong papel, pagtsatsagan ko na lang sana. Eh talagang wala. Ito lang oh, mga listahan ng mga pangalan ng nakagilap ko. Malas nga eh. Malamang nagpapautang yan ng 5-6 o kaya nagbibigay yan ng 4 gibbs. Alam mo, iniisip ko siguro importante yan. Dahil kung hindi, hindi tayo hahabulin ng mga dinukuta natin. Oo nga, no? Tsaka ba't ang dami nila? At saka nung bandang huli, mayroon ng mga pulis na humahabol sa atin. Oo nga, no? Ang ibig sabihin, talagang importante ang mga listahan na yan. Susunod sa akin. Ano kailangan nyo? Ay, manghihingi sana ako sa'yo ng... Wala kayong mahihingi. Basyo, siro, buta. Ito, puro mga papel. Tama. Papel nga ang kailangan ko. Kasi susulat ako sa probinsya eh. O, ayan. Salaksak nyo sa baga nyo. Pero may mandarin ako ng bullpen. O, ayan. Sige na, umalis na kayo. Ay, bago ko makalimutan. May mga lalaking nakakotse naghahanap sa'yo. Ay, nung malamang wala ka din eh, iiwan na lang na sulat. Sige na ho. Sige. Salamat, ha. Ano naman yung sulat na yan? Ewan ko nga, eh. Teka, babasahin ko. Kung sino ka mang mandurukot kang pangit ka, huwag kang matakot. Hindi ka mapapahamak. Basta't isoli mo lang alistahan sa amin. Hindi bali na yung pera. Pera? Anong pera? Anong pera? Aba, gusto pa yata nila mag-abono tayo, ah. Kung makakalusot lang. O, yun ang sabihin mo. Basta't dalhin mo ang listahan sa Ninoy Aquino Park at sundin mo ang instructions na ibibigay ko sa iyo. At kung hindi, bubunutin namin ang 2 natitirang ngipin mo. Ningning! Ningning! Thank you.
Boy Lancer, paano? Alam mo naman may katangahan yung Shano Mandurukot na yun eh. Sa laki ng park na ito, baka hindi pa tayo matagpuan ng gagong yun. Ang mabuti pa, maghiwa-hiwalay na kayo. Hanapin nyo na lang. Aboy, kayo tatlo, Ron. Ikaw, dito tayo. Sa amin sa araw na ito, Diyos, maraming salamat, Panginoon. Dahil ibinigay mo sa amin ang kalakasan sa maghapong ito, maraming maraming salamat, Panginoon. At ang lahat ay binabalik namin sa matamis sa pangalan na iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen and amen and amen. Mga kapatid, purihin ang Panginoon dahil sa kabila ng kabalahan ng lahat ng tao, binigyan niya tayo ng pagkakataon na magkatipon-tipon sa kanyang banal na pangalan. Naku, Shano, mag-alas 9 na. Maraming salamat sa kanya sila? Dahil sa araw-araw, pero ang sabi din sa sulat, sa atin. Dahil purihin tayo siya, daw ang lalapit sa kanila at hindi silang lalapit sa atin. At sabi pa nga din sa sulat eh, makikilala natin sila kapag kumaway sila sa atin. Naku, Shano, natatakot ako eh. Ay, huwag kang matakot. Ipanatag mo yung kalooban. Dahil kapag kasama mo ko, tiyak, ligtas ka. Naku, pag silang kasama ko, siguradong ligtas ako. Pero pag ikaw ang kasama ko, siguradong hindi ako ligtas. Nakakalito talaga yung sulat na nakuha natin. Noong una, pinagbibintangan si Shano na kasama nila. Pagkatapos, inaakusahan naman siya na isang informer. Kaya't mag-iingat kayo dahil double cross ito. Okay? Sandoval, dun. Kayo dito. Siya lang at siya lang. Siya lang ang papurihan natin. Ibigay natin ang lahat na meron tayo, lahat ng kalakasan. Dahil sinabi ng Panginoon sa Philippians 4:4 na magalak tayo palagi sa Panginoon. Kaya mga kapatid, tumayo tayo at tayo'y magpuri sa Panginoon. Naku, alin ba dyan? Ang dami nila eh. Eh ako nga nalilito na rin, hindi ko alam kung sino sa kanila eh. Baka yun. Takbo! Diba? Sige na. Wait, sandali. Oh, bakit? Thank you.
paano kasi itong si Shano eh. Sa dinami-dami ng pwedeng tirahin, si Totoy Lancer pang kinatalo. Eh gusto ko lang naman makaganti. Ang yayabang ng mga lintik na yun eh. Oo nga no. Eh talaga namang sobra na yung grupo na yun ni Totoy Lancer. Nabuti nga sa kanila yun. Nakaganti na rin si Shano sa pagkagulpin nila sa kanya. Hoy, tumigil na kayong dalawa ha. Shano, pipili ka ng titirahin mo. Big time pala yung tinalo mo eh. Sana, kuya. Hindi na tayo nagpunta dito sa Maynila. Nakakatakot pala dito eh. Ang raming masasamang tao. Ayos na rin yun. Maski pa paano, naranasan natin ang buhay Maynila. Tsaka nakasama natin si ano. Nakilala natin si Ningning. Nako, maswerte nga kayo dyan dahil parehong buhay ang natikman nyo. Yung dito tsaka yung sa probinsya. Alam mo, Ate Ningning, maganda sa probinsya. Diba, Kuya Shano? Hmm. Malinis ang hangin, maraming puno, at saka maraming hayop. Hindi katulad ng mga hangin dito sa Maynila. Madumi na dahil sa mga kotse. Nako, marami din ang mga hayop dito sa Maynila. Ibang klase nga lang. Teka muna, ano kaya kung kami naman ang mag-abroad dyan sa probinsya nyo? Hmm? Aba, bakit hindi? Eh, doon naman kasi sila Kamail. Shano Mandurukot! Umuwi ka na sa inyo! At hindi ka na raw papaluin ang nanay mo! Kaya lumabas ka na! Shano! Alam kong nandito kayo sa loob! Huwag mo nang pabayaang madamay ang mga bata! Lumabas ka ng mahinahon at walang mangyayaring masama! Kaya lumabas ka na! Mga small time naman durukot! Baka hindi nyo kilala kung sino binabangga ninyo! Alam nyo ba kung sino kaharap nyo? Kung di nyo alam! Siya si... Boy Lancer! Siya nga! Napapaligiran namin kayo! Takbo! Ako! Thank you.
Sa susunod na pagkikita natin, lalagyan ko ng dimples ang pagmumukha mo! Ha? Huh? Sige! Kunin nyo na to! Teka! Teka, napanood ko na yun ah! Sige na! Naku, Brando, maraming salamat sa maagap niyong pagsoklolo. Kung hindi, malamang natodas na kami ng mga walang hiyang yun. Ayos lang yun, Ningning. Tulad na sinabi ko sa'yo, walang idudulot na mabuti ang kahit na anong gawaing masama. Opo, Tiniente. Napag-isip-isip ko po, napati pamilya ko, muntik nang madamay. Siguro po, ito na ang simula para kami magbagong buhay. Huh? Hindi ba, sweet? Talaga, Mael? Siya nga pala, Tiniente. Ito yung nadukot ko sa kanila. Akala ko pitaka eh. Yung pala, listahan lang na may mga utang eh. Siyano, hindi listahan ang pautang to. Nandito ang listahan ng kumpletong kasama sa kanilang sindikato. Kaya ito'y magsisilbing malakas na ebidensya laban sa kanila. Kaya pala ganun na lamang ang pagpupumilit nilang mabawi ang listahan? Ganun nga. Kaya mabuti pa, tayo na sa headquarters. Ha? Huwag niyo sabing ikukulong niyo rin kami. Wala naman ho kami kasalanan, Tiniente. Oo nga naman ho. Hindi naman ho kami ang nandukot eh. Si Shano. Si Kasweet naman, nagtuturo pa. Para kayong makapili eh. Talaga naman, di ba? Brando, kailangan pa ba namin sumama? Kailangan, Ningning. Kailangan ko ng impormasyon tungkol sa grupo ni Boy Lancer. At kayo ang magiging star witness laban sa kanila. Okay ba yun? Okay na okay! Mga walang gigyan, pakibahin natin, hindi namay. Pati yung mga pinundan nating gamit. Wala na. Huwag kang mag-alala, sweet. Babalik din yan. Talaga yatang ganyan ang buhay. Pag madaling makuha, madali na nawawala. Basta wag lang tayo mawala ng pag-asa. Siguro kaya nangyari ang mga bagay na ito. Eh, para makapagsimula tayo ng panibago. Tama yun. Hindi naman pa pwedeng puro kamalasan na lang, no? Oo nga, Ninang. At saka meron din dapat na swerteng darating. Tama yun. Eh, swerte ba yung dumarating? Oy, Del, baka may bala ka pang magmulesya, ha? Wala na. Natupok na ang bahay namin. Wala ka na maingi. Eh kasi, namamalansa si Mrs. Eh baka ako pwedeng makahingi kahit konting uling. Walang iya ka talaga. Maraming salamat sa iyo, Hepe. Kung hindi siya kabaitan niyo, pati kami nakulong. Wala yun. Ang mahalaga, yung matupad ninyo ang inyong pangako. Natitigil na kayo sa mga gawaing ilegal. Alam nyo na, tulad ng pandurukot. Ano ba yan, Hepe? Eh, bakit hindi nyo yan madukot-dukot? Baka gusto nyo tulungan ko kayo, Hepe. Oo, sir. Magaling ako yung magdurukot. Hindi na. Tanggapin nyo itong konting tulong namin sa inyo. Si Hepe naman, wag na ho. Maraming salamat na lang. Kami nga dapat magbigay sa inyo ng regalo eh. Wala. Wala ito. Parang balato lang ito doon sa cash reward na matatanggap ng departamento dahil sa pagkakahuli ninyo sa mga lokong yun. Eh, wag ho kayong magagalit. Hindi ho namin matatanggap yan. Ibigay nyo lang sa mga bata nyo. Bahala kayo. Brando, maraming salamat sa'yo. Wala yun. Chano, ikaw ang bahala dyan ha. Congratulations. Ano naman ang buhay ng tao?
Isang pusakal na manduroko. Pero may puso rin pala. Tingnan mo't hindi tinanggap yung binibigay ko regalo.